Kumusta mga geeks? Welcome ulit dito sa aking channel. Salamat sa pagbisita sa mga videos ko at dito sa aking channel. Gusto ko munang magpasalamat kasi abot na tayo ng 3,000 subs. At gusto ko rin magpasalamat sa mga nanonood at laging nanonood kasi umabot na tayo ng 4,000 watch hours, which is na monetize na yung channel na to. So minsan makakita na kayo ng mga tawag dyan, ads. So yan, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, at sa mga nakasubscribe. Maraming salamat. Merong mga nagre-request sa mga geeks na paano daw mare-recover yung na-disabled na Facebook account. So hindi ko pa siya na-try, pero makikita siya sa help center ng Facebook. Introduce ko na lang din sa inyo mga geeks. So sa mga na-disabled yung Facebook account, ito yung video para sa inyo. Pero bago tayo magsimula kung paano siya nire-recover, kailangan muna natin maintindihan kung paano ba na di-disabled ang isang account sa Facebook. So, kailangan natin alamin yan. Okay mga geeks, nandito na tayo sa help center ng Facebook. Base sa Facebook, ito daw yung mga dahilan o ito yung possible na dahilan kung bakit na-disabled ang ating Facebook account. So, merong kasing tinatawag na Facebook terms ang Facebook. Ito yung kailangan nating sundin kapag gumagawa tayo ng account sa Facebook. O bale, ito yung mga samples na mga dahilan kung bakit na-disabled ang ating Facebook account. Una, ito, sample, posting content that doesn't follow the Facebook terms, using a fake name. So, may mga gumagamit ng fake name, pwede yun ma-disabled. Impersonating someone. So, may mga impersonator na pwedeng ma-disable din yung account. So, kung gumagawa kayo nun, pwedeng ma-disable yun. Continuing behavior that's not allowed on Facebook by violating our community standards. So, ang Facebook meron din community standards na sinusunod. So, meron yan. Nasa baba, ito. Basahin nyo na lang kung ano yung mga community standards na dapat hindi ma-violate ng my Facebook account. Yung mga mga nagpo-post ng, alam ko, yung bullying, hindi pwede yun. Pwedeng ma-flag at pwedeng ma-disable yung account. Yung mga nagpo-post ng pornography, bawal din yun. At pwedeng ma-violate yung community standards. Isa pa, sa Facebook terms na sample, contacting other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, or other conduct that's not allowed. So, pag ginamit yung Facebook sa paggawa ng masama, in short, kasi pang-communicate din ng tao yung Facebook. So, pwedeng ma-disable yun. So, malamang mga geeks, magtatanong kayo, bakit meron naman gumagamit nito? Merong gumagawa nitong mga terms na to na hindi sinusunod. Pero hindi sila na-disabled, di ba? Dalawang posibleng dahilan kung paano dinidisabled yung Facebook account. Una, yung automated. Si Facebook mismo, meron siyang program na nagtitrace kung nagpost ka ba ng mali o kaya naglagay ka ba ng pornography sa wall mo. So, si Facebook, meron siyang parang robot na nag-iisa-isa ng mga post ng mga account. So, isa yon. Pangalawa, kung hindi siya na-detect, lusot siya. Ang iba naman, kaya siya na-disabled kasi merong mga nagre-report ng mga tao na nakakakita sa mga post. For example, nag-post ka ng pornography, nakalusot siya doon sa pag-trace ng Facebook o doon sa robot ng Facebook. Pero merong tao na nakakita sa post mo at hindi nagustuhan, pwedeng i-report yung account mo at pwedeng ma-disabled yung account mo. So kaya meron na di-disabled at hindi na di-disabled kahit nag-violate siya ng mga terms at nagva-violate ng mga community standards. So, ito yung mga dahilan na posibleng dahilan kung bakit na-disabled ang ating Facebook account. Marami to eh. So, pindutin nyo lang yung Facebook terms, itong kulay blue sa taas. Basahin nyo lahat yan.
para malaman nyo kung saan ba tayo nag-violate o sa ano ba yung hindi natin nasunod sa community standards at sa terms. So, para naman sa mga na-disabled yung account na sa palagay nila ay hindi talaga nag-violate ng terms at ng community standards. So, ano ba yung pwedeng gawin ng na-recovery? So, pwede kayong mag-appeal. Pwede kayong mag-appeal sa Facebook na i-re-recover mo yung, i-re-enable mo yung Facebook account. Kasi alam mo naman na wala ka naman pinost na against dun sa Facebook terms o kaya dun sa community standards. So, pwede kayong mag-appeal. So, paano ba yung pag-a-appeal nun? So, nandito sa baba, ito, makikita nyo yung form to request a review. So, pipindutin nyo lang to. Siya nga pala, mga geeks. Itong link na to na nasa taas, ipopost ko to, ilalagay ko dun sa description sa baba para yun na lang ang i-click nyo para diretso na kayo dun sa pag-re-enable ng disabled account. So, pindutin na natin to. Ayan, so dito, ito na yung page kung saan pwede kayo mag-re-enable o pwede nyong mag-appeal sa Facebook na yung account mo ay hindi dapat disabled. Sabi dito, kung sa palagay natin o sa palagay nyo, hindi nagkamali ang Facebook sa pag-disabled, kailangan nyo itong fill-upan. So, dito ilalagay mo yung email address. For example, email ko sa Facebook. Yung Facebook email o kaya yung mobile number na gamit mo sa Facebook. Yan. Pag na-fill up mo na yan, lalagay mo yung full name. Dapat yung real name mo na full name. Kasi magsasubmit ka, sample ito, lalagay ko yung full name ko. At yung huli yung ID. So, parehas lang to ng pagre-recover ng na-hack na account. So, pwede kayong, kung may valid ID kayo, i-choose file nyo lang yan dito. So, parang ganun lang din sa pagre-recover ng na-hack na account. So, yan. So, ito, mga geeks, i-validate to at titingnan ni Facebook, i-verify kung talaga bang nagkamali sila sa pag-disabled ng inyong account. So, kung sakaling na-violate nyo talaga yung terms, wala talaga. Sasabihin ng Facebook nyo sa inyo na wala kayong magagawa, talagang hindi nyo mare-recover yung disabled account kasi na-violate nyo talaga yung terms. So, mag-email yan or magsisend yan ng message sa inyo na hindi nyo pwedeng ma-recover yung account kasi na-violate nyo talaga yung Facebook terms. So, hindi lahat ng na-disabled ay mare-recover base sa magiging appeal at magiging review ng Facebook. So, mga geeks, kung nasundan nyo tong video na ginawa ko para sa pag-recover ng disabled accounts, do a thumbs up o i-like nyo tong video na to. Mag-comment kayo sa baba kung may question kayo at i-share nyo na din to sa mga friends nyo para makatulong. At yun na, kailangan ko nang magpaalam sa susunod na video ulit. Kita-kits tayo. Bye-bye!